life niya eh. Kasi parang kung lumabas ako that time, nadugtungan pa yung buhay niya eh. Dami pa namin yung pangarap, magkakasama, magkakapatid. At habang unti-unti silang nagre-recover sa pagkawala ni Taking, hindi pa pala tapos ang pagsubok sa buhay ng pamilya ni na Gini. Nalaman namin yung situation ni Mami. Lumalaki kasi yung puso niya. Yung diagnosis sa kanya is myoma. Bago pa lang kasi ako sa work noon, yung sweldo ko kapiranggot lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiyak talaga ako na sana magkaroon ng ano, ng himala na mawala yung sakit niya. Na or kahit bigyan na lang kami ng sign na kaya naming lagpasan yung ano na yon, yung moment na yon. Ang hindi nila alam, ang talent na kinalimutan ni Gini noon ang makakatulong sa kanila para sa pagpapagamot ng nanay nila. Na hindi namin akalain na ganun ang gagawin niya. Kasi hindi namin siya inuobliga na, oh Jenny, kailangan natin ng malaking halaga, gumawa ka ng paraan, hindi. Eh nag-isip pala siya ng ganun. Pinost ni Gini ang mga artworks niya sa social media para ibenta. Dito siya napansin ng isang grupo ng art enthusiasts. Yan, natutuwa ko dun sa art group na sinalihan ko, yung Bets in Art Parasite, ay isang grupo ng artist tsaka mga writer po. Tapos, they helped me to organize ng isang fundraising para kay Mami. May lumapit sa akin na friend na writer siya, si Miss Charina. Pinuntahan ko yung event ni Gini sa Luneta. Nakita ko yung artworks na mga 5 piso. And then, in-interview ko siya. Tapos, nag-viral yung article ko na na-post sa online. Dahil sa article ni Miss Charina, madaming personality na nakapasa nun. And they wanted to help me. Nakaka-receive ako din ng mga invitation for some exhibitions sa gallery mismo or museum. Yung dumating and dumagsang tulong talaga. Hindi lang ako yung natuwa, pero yung buong family ko. Kasi parang na-amaze sila na ganito pala yung nagagawa ng isang painting, ng isang drawing. Ganito pala yung power ng artwork. Nap? Oh, Nay, bakit kasing pa kayo? Gabi na. Eh, gusto kong tingnan tong bagong obra mo. Ganyan ba talaga? Bakit parang ang dilim ng pagkakapaint mo? Ah, siguro puro dark kasi yung ginamit mo talaga, no? Parang horror. Ay, naku, Ma. Alam mo, minsan yung wini-wish ko na sana ikaw na lang naging magaling sa arts. Na pinagmanaan ko para tumigil na kayo sa pangkikitik nyo. Pasensya ka na, nak, ha? Huwag ka sana masyadong napipikon sa mga puna ko. Okay lang yun, Nay. Kesa naman noon na pinagbabawalan niyo ako. Ngayon, napupunan niyo na, ibig sabihin, tanggap niyo na. Tsaka alam ko naman sinasabi niyo lang yun para mas kumanda pa yung gawa ko. Eh, hindi ko man pinapakita. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi napatunayan mo sa amin na hindi totoong walang saysay ang pagpipinta. At ang laki ng pasalamat ko sa iyo, nak, sa lahat ng tulong at sakripisyo mo para sa pamilya natin. Salamat, Nay. Salamat, anak. Jenny, anak, nagpapasalamat kami. Bagamat may nawala na sa ating isa, patuloy pa rin tayong magkakasama. Natutuwa ako dahil yung pangarap ko, siya nagtuloy. Sana malayo pa marating mo. Ate Cha, paano ba kita mapasasalamatan? Tanggapin mo ang regalo kong ito para sa'yo. I chose this color kasi ito yung favorite mo din. And napaka-peaceful nito, katulad ng ugali mo. Ayun. So maraming salamat ulit sa lahat. Gini, thank you so much kasi ako yung pinapasalamatan mo. Pero sa totoo lang, ikaw yung dapat kong pasalamatan kasi isa ka dun sa mga dahilan kung bakit nakita ko na hindi lang ako basta journalist, pwede rin ako makatouch ng lives. Sa mga tao na nadi-discourage, na-i-pursue nila yung kanilang field sa art, masasabi ko lang na
pagpatuloy niyo lang and huwag kayong ma-discourage pa kasi hindi niyo alam kung paano kayo isi-save ng art niyo. Nadugtungan ang buhay ng nanay ni Gini dahil sa mga taong bumilib sa talento niya. Pero papaano kung may mga taong hindi naniniwala at hindi bumibilib sa talento at kakayanan na meron ka? Ito ang kwento ni Charina na hindi tumigil sa pagsusulat hanggang makuha niya at matupad niya ang kanyang mga pangarap. Alam niyo po yung feeling na ang haba ng sinulat mo tapos walang pumapansin. Parang walang may gustong magbasa dati ng mga sinusulat ko. Doon ko na nga tinatanong kay Lord eh. Sabi ko, bakit mo binigay sa akin tong dream na to? Pero bakit parang hindi ka naman gumagawa ng way para ma-achieve ko yung dream na yun?